Na eh, hindi naman bading ang tauha ko. pero kung bading man, wala naman siguro masama doon. Hindi na kasi uso ngayon mga diskriminasyon sa trabaho. Alam mo, tanggap na sa lipunan ng third sex eh. Ano may kagagalit bading mo? Yan! Tingnan mo yung barkada niya. Bading din! Puro kaya bading dito! Doon na lang sa kapilang kantin. At least doon. Puro tomboy lang! Basta, daba ako ang take na. Oh! Hoy, hoy! Bukas ka! Hindi ako madiin, ha? Babae ako! Bading! Ito, bading nga talaga to. Bading! Bading ka, no? Sabi ko na nga ba, bading ke! Babae ako! Ay, alat sa nakamoy! Babae ako! Alat na kaya mong babae ka? Ano ako tanga? Alam ko babae ako. Siyempre sarili ko to, no? Oh, okay! 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 Teka, wala ka bang fresh news ngayon, ha? Wala eh. Ikaw? Hmm? Lalong wala. Pakiramdam ko nga, nawawala na tayo sa sirkulasyon eh. Ay nako, eh masyado na kasi ngayon advance ang technology. Mabilis na naiahatid yung mga chismis at balita. Mayroong cellphone, internet, at computer. Hmm. Alam nyo, wala na tayong silbrito. Tayo umuwi na lang. Ha? Hmm? Oo. Tayo na? Uy, Dindin! Tanghali na, baka malit na tayo sa school. Sandali lang, inaantay ka kapalit ko dito, no? Ano ka ba? Naalala mo ba, di ba sinabi sa inyo Mang Mel, ihahatid ka niya sa school? Baka kaya naman sinasadya mo mutual eh, para maihatid ka. Ew, tigilan niyo nga ako. Ikaw ah, tayo po si Mang Mel. Gusto kayo, naubos kayo. Ay, eh. Ako ka. Hindi lang kasi. Sarap talaga ang amoy ng isaw at nihaw na dugo. Mm, ipagluto mo ako ng limang piraso. Bella, gusto mo? I know. Thanks, Dad. Mommy? Oh. Gusto ko na umaming kay Victor. Ano? Aaminin mo na kay Victor na aswang tayo? Tasha, boses mo! To make sure that he loves me kahit ganito tayo. Naku, Bella. Diyan tayo malalagay sa alanganin. Don't get us wrong, Bella. Gusto ko siya. Walang problema kay Victor. Mabait, magaling. Pero just like other couples na normal yung isa and the other is not, maghihiwalay lang kayo. And you'll end up broken-hearted. Doon kami takot for you. Pero how will I know kung matatanggap niya ako sa pagkatao ko? Kailangan mag-isip tayo ng paraan o solusyon para malaman natin kung talagang mahal ka nga niya. Pabili ng tatlong perasong daya, Bel. Huy, Dindin! Bilisan mo na! Andiyan na si Mang Mel! Dali! Saudi, welcome back to Hey, what's up, man? Mang Mandemet, how are you? Bella, mommy? Hello. Oh, girls, hello. Look at me before you go. Oh, my darling, love, Dindin. Ay. Are you waiting for me? Let's go na. Alam mo, medyo marami ko appointment, pero dahil sa pangako ko sa'yo na I will pick you up, kanyang ihat din sa school. Ito, nangikinig nga ako sa radio. Alam mo, maraming istasyon ang gusto kumuha sa akin. Isang fire station, police station. Pero ito, station ko itong 555. Oh, yeah. Ayan na. Mang Mel naman. Oh. Parang awa niyo na po. Baka ho pagtawanan lang ho ako sa school. Eh, parang anak niyo na ako sa labas sa edad niyo, Mang Mel eh. Oh my golly. Alam ko na! Alam ko na ang perfect na solusyon sa problema mo, Bella. Hindi, my goodness. Hindi ba ako mukhang bata para sa'yo? Do I look any younger? Look at me. Kaya nga ako nagpapabata, eh dahil yun ang gusto mo. Tignan mo naman. Amel? Yes? Gusto mong magmukhang bata? Meron nga alam na clinic o kahit na ano, papasokin natin yan. Meron?
gusto, oh. Ayan! Mukha ka ng bata! Let's go! Yan? May asawa na yan? Mm-hmm. Yan si Joshua. Inaanak mo nga sa kasal. Ano naman alam sa pag-aasawa niya? Tsura, totoy na totoy pa. Ayun nga. Ay, walang ginawa kundi magpapogi, oh. Kaya nga. Victor, ayun. Sinabi mo pa. Ang arte pa sa katawan niyan. Oh. Nag-uugali ka mong binata, kaya ayan, napaki-responsable, pinalayas ng misis niya. Alin? Ako? Nung ganyang edad ako, pare, wala pa akong girlfriend. Bakit? Ngayon ba? Meron na? Wala pa rin. Brad. Oh. Para tinitira mo na ako. Hindi, Brad. Doon lang ako sa totoo. Eh, buti nagkakaintindihan tayo. Oo, ha. Victor. Ikaw na nga kumausap dyan. Alalaya mo naman. Turuan mong magtrabaho. Turuan mo maging responsable. Kaya nyo, Aling Indang, akong bahala dyan. Alam niyo, yung mga ganyang edad, hindi na kukuha sa kamay na bakal yan eh. Dapat dyan eh, dinadaan sa pakiusap. Diplomasya. Para sumunod. Ano? Oo. Joshua! Mama kaya sa amin sa kantin mamaya para hindi ka mainip dito. Dali ah, kasi bagong plancha yung damit ko eh, baka magsuot. Hoy! Joshua! Aling Dang, ako bahala. Relax. Diplomasya. Alam mo, kasi ano eh, kahit tigakuha ka lang ng order o tigalista lang ng order para hindi naman ganun kabigat ng trabaho. Di ba sabi ko, baka magusot yung damit ko dahil bagong plansya. Maayos ka. Kung ayaw mo magusot yung damit mo, yung mukha mo gugusotin ko. Ay, ay, ay. Relax lang kayo. Easy na. Ang sabi ko, diplomasya. Joshua, kasi alam mo. Alam ko na. Baka magusot yung damit mo dahil bagong plansya. Ngayon, kung ayaw mo mag-usot yan, pinakamaganda niyo, hubarin mo! Hubarin niya! Hubarin mo para hindi ba? Hubarin mo! 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 Kayo, tanghali na! Eh, umising na kayo! Natutulog pa yung mga tao na eh. Please naman. Ba? Umising na kayo. Teka! Bakit ganito matulog tong batang to? Abay, humihinga pa ba to? Oo naman. Kaya nga mabilis kami nakatulog dahil sa hininga niya eh. Abay, diretso-diretso. Abay, parang patay na to ah. Nakalimutan nyo na ba? Napaka-arte niyang bata na yan. Kaya yan, kung pwede nga lang matulog na nakatayo yan, wag lang malukot yung damit, di kikilos yan eh. Tingnan nyo. Sus! Ano ba to sa batang to, oo? Lahat naman naman bisyo, yung damit pa ang ina nyo. Anong pinamili nyo? Ito, gulay. Ay, Victor! Morning. Mukhang maaga gising natin ah. Wala ko. Mga aaswang ka nung may lahing aswang, ano? Aling Idang, huwag nyo na maisulto eh si Aling Tas at si Mang Demet. Eh, malapit ko na mag-imbinan yung mga yun. Mm-hmm. Bakit? Sinagot ka na ba nung Bella? Kaya nga ako susundo ng maaga eh, dahil pipilitin ko na siyang sagutin ako ngayon. Akala ko ba okay na kayo? Ikaw naman kasi eh. Dapat, binibigyan mo siya, riregaluhan mo siya nung laman loob ng tao para sagutin ka. Mayan na naman kayo eh. Sabi kasi sa akin ni Bella,